Hi everyone, this is Rhea again and I welcome you to Remnants Bureau. Okay, so ngayon po ang ating unang araw ng pag-aaral ng Book of Revelation. Pero bago tayo magsimula, manalangin muna po tayo. Let's pray. Heavenly Father, we come before your holy throne of grace, before your presence, Lord. We humble ourselves, Lord God, and we come to worship you, Lord. We want to say thank you for everything. We worship you, Lord God, for who you are. And I pray right now, Lord God, for all of us, Lord God, studying your word, the book of prophecy. I pray that you will anoint my lips so that I will be able, Lord God, to speak, Lord God, your revelation, your truth to your people. And I pray for everyone who will listen tonight and in the coming days, weeks, and months, Lord. I pray, oh God, that you will give everyone, Lord God, an understanding heart and a listening ear so that whatever revelation that will come from the Spirit of the Lord, they will be able to receive and understand. We thank you, Father God, for your mercy and your love upon our lives, O God. We say thank you, we worship you, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so magsimula na po tayo. Bago tayo tumalon sa Revelation chapter 1, bigyan ko muna kayo ng very basic understanding about the book of Revelation. Okay? Pag sinabi natin book of Revelation, anything that was written here is all about prophetic future events. Okay? This book actually shows what God intends to do in the last days. Okay? Two things ang hina-highlight ng book na to. One, this is actually focused on the final period of the church age and the beginning of the kingdom age. So, sa mga susunod na mga linggo, mapag-aaralan natin anong ibig sabihin nun. Second, dito pinatunayan din sa Book of Revelation ng Lord yung sinasabi niya sa Amos chapter 3 verse 7. Pasahin natin. Sabi dito, Amos chapter 3 verse 7. Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secrets to His servants, the prophets. So, wala daw gagawin ng Panginoon na kahit anong bagay na hindi niya muna paunang sasabihin sa kanyang mga propeta. So, may mga example ba sa Bible na ginawa nga talaga ng Lord na nagsabi muna siya ng warning bago mangyari yung actual na bagay? So, classic example na iisip ko ngayon is the story of Noah, di ba? Makikita natin niya sa Genesis chapter 6 verse 13 na kung saan si Lord nagbigay muna siya ng warning na, oy, magkakaroon ng flood for 40 days and 40 nights, so gumawa ka ng ark. Ito yung sukat, ito yung taas, ito yung forma, di ba? Sa pagbibigay ng warning na yon at pagbibigay ng specific instruction kung paano gagawin ni Noah sa mga susunod na panahon, simula nung binigay sa kanya instruction yun, nagkaroon siya ng time to prepare. Therefore, nung dumating yung flood, ready siya. Na-save siya. Okay? Another example is si Abraham, di ba? Bago dumating yung binigyan muna ng Lord ng warning si Abraham about what's going to happen in Sodom and Gomorrah. Kasi tong lugar na to ay naging sobrang sinful na sa paningin ng Panginoon. So therefore, binigyan muna niya ng warning si Abraham para magkaroon ng time to prepare to move out from that place kasi magsisend ng fire ang Lord doon. Okay? So, another example, si Daniel, di ba? Binigyan siya ni Gabriel ng advice of what's going to happen in the future events. Okay? So, things like that. Ano pa ba? Classic example ng nag-warning, no? Si Lord nagbigay ng warning sa Pharaoh through dreams na na-interpret naman through Joseph, no? Para makapaghanda din at ma-save din ang Israelites through Joseph during that time. So talagang makikita mo lagi, consistent ang pattern ng Panginoon. Same is true, no? Dito sa Book of Revelation, sa panahon natin, ito yung sinasabi niyang warning niya. Ito yung warning niya sa atin. And then dito sa libro to, meron din tong mga nakasulat na specific instruction. Kung ano yung gagawin niya, mababasa natin sa susunod na mga araw, sa mga susunod na linggo, yung seven churches, malalaman mo kung ano yung puso ng Panginoon tungkol sa kanyang mga anak. So, that's why it's very important. Nung last week, sinabi ko, the Book of Revelation, the purpose for us is to really prepare. So, makikita natin yung alignment. Bakit nga ba kailangan natin siyang aralin? Talagang preparation yung sinasabi ng Panginoon. Okay? Another basic understanding about the Book of Revelation is that the Book of Revelation was actually written by Apostle Paul.
So, Apostle John. So, maraming pagtatalo sa mga Bible scholars, whether si Apostle John ba, or John the Beloved, or he's the son of Zebedee, right? Is he the same as John of Patmos? Kasi dito, sa Book of Revelation, lagi lang sila sabi, I, John, the servant, no? So, parang, was in the island of Patmos, sinasabi niya. So, parang maraming nagkaroon ng pagtatalo. Is he the same or entirely different person? Maraming nagsasabi, they are the same. Maraming din nagsasabi, entirely different person. Pero yung mga scholars, meron silang mga na-scallop na maraming external references na nagpapatunay na meron talagang John of Patmos, na yung John of Patmos na yon ay si Apostle John. Isa dun sa nakuhang study is yung kay Justin Martyr. In 146 AD, sinabi ni Justin Martyr with his dialogue with Typhros, sinabi niya, "There was a certain man with us whose name was John, one of the apostles of Christ. So, who prophesied by revelation that was made to him that those who believe in our Christ would dwell 1,000 years in Jerusalem." So, yung word na one of the apostles of Christ, yung apostles of Christ, si John, who is also John the Beloved, the son of Zebedee. Siya yung sinasabi or dinidescribe ni Justin Martyr during that time. Justin Martyr is an early Christian apologist, no? So, he records all this story in his book, no? Kaya parang siya lang yung ginagamit ng mga Bible scholars na nagsasabi, no, this is John of Patmos and John the Beloved are just the same. So, most of the Bible scholars believe that study already. So, gayon, dahil yun yung marami pang actually mga external references, pero yun yung pinakasumikat na external reference. Kaya, because of that external reference sa pinag-aralan ng mga Bible scholars natin, yun din yung si-share ko sa inyo na ito was written by Apostle John or John the Beloved. So, bakit si Apostle John? So, during that time in Asia Minor, isa si Apostle John sa may highly respected person. Also, Apostle John, kung mapapansin mo amongst all those 12 apostles, so nandito pa si Jesus, siya yung lagi nakahilig kay Jesus, no? He was called also John the Beloved, no? Kahit yung libro niya was also called the Book of Love, no? Sobrang mahal niya ang Panginoon. So, because of that kind of love that he has for God and that kind of intimate relationship and friendship he has with the Lord, but it was also deemed that he really is the apostle of Christ who wrote this one. Okay? Another thing that also you need to learn is that basic knowledge, kasi sabi in chapter 9, Revelation chapter 9, it says that let's read. Sabi niya, "I, John, your brother and fellow partaker in the tribulation and kingdom and perseverance which are in Jesus was on the island called Patmos." No, bakit siya nandun? Island of called Patmos. Marami ding pagtatalo ang mga Bible scholars dito. Yung iba sinasabi na sa island of Patmos daw si John kasi exile daw siya. Yung iba naman, sinasabi nila, hindi siya exiled kasi hindi pwedeng i-exiled ang non-Roman citizen. Kasi doon sa island of Patmos, ang ini-exile doon, according to history, puro mga, parang ang exile is magaan na way ng pagpaparusa sa mga Roman citizen. Pero since hindi siya Roman citizen, sinasabi, hindi daw talaga siya naka-exile doon. Pero sinagot tayo ng Bible, bakit nga ba nasa island of Patmos si Apostle John? So, Apostle John was in the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. Okay? Yun yung dahilan. Nandun siya dahil sa word ng Lord and sa testimony ni Jesus. Period. Whether na-exile siya dun o hindi, hindi natin alam. Pero, ang purpose dun, kaya siya dinala ng Lord dun, he was led to that place because of that two reasons. Because the word of God and the testimony of Jesus. Okay? So,
makikita natin sa Book of Revelation na hati siya sa parang two major categories. Yung chapters 1 to 3, it contains the introduction, and the messages to the seven churches of Asia. Yung seven churches of Asia, hindi yan yung Asia na alam natin ngayon. Yung seven churches of Asia, yun yung kilala ngayon as Turkey. Okay? Yung chapters 4 to 22, yan naman yung sinasabi, story yan ng mga time na kung saan si Apostle John, dinala siya ng Lord in the Spirit to see the future, no? So, nakita niya yung end ng church age, nakita niya yung judgment ng Panginoon upon the wicked people, nakita niya yung rise of the Antichrist, nakita din niya yung the church, the glorious days of church, okay? So, hopefully, the Lord willing, matapos natin itong Book of Revelation at mas makita pa natin yung mga story na yan. Okay? Okay, another interesting study about the Book of Revelation, makikita mo, anything God was able to, naalala niyo yung Philippians 1:6 yata yun, yung sinasabi, whatever God started, He is able to bring to completion. So, ganun din sa Book of Revelation, whatever is written from the beginning of this book until the revelation, He was able to tie up, no? So, meron mga interesting parallels na nagpapakita na yung beginning ng Genesis find its completion in the Book of Revelation. Example, pakitaan ko sa inyo itong pitong to. First is na, sabi doon sa Genesis, tinuro doon yung first creation. Sa Book of Revelation naman, makikita nyo yung new creation. Okay? Sa Genesis, makikita nyo yung first Adam and his bride. Sa Revelation, makikita nyo yung second Adam, which is Jesus, and his bride, the church. Okay? Sa Genesis, makikita natin yung paradise lost, which is Garden of Eden. The paradise regained, this is the new heaven and earth. Sa Genesis, makikita nyo yung serpent seduces. Doon naman sa Revelation, makikita nyo how the serpent was judged. No? Sa Genesis ulit, makikita nyo yung Babylon founded. This is the time of Nimrod. Pero dito naman sa Revelation, makikita nyo how Babylon was destroyed. Doon sa kabilang libro, sa Genesis, makikita natin yung Tree of Life forbidden. No? Diba? After pinaalis si Adam and Eve, finorbid, no? Yung naglagay ng Lord ng angel doon na may sword para ma-forbid yung Tree of Life. Pero sa Book of Revelation, inoffer yung Tree of Life. Mapag-aaralan natin yan sa mga susunod na linggo. And then second, makikita natin, and lastly, doon sa Book of Genesis, makikita natin yung old world judged by flood. Ito yung time ni Noah. Diba? Pero doon sa Revelation, makikita natin yung last day's judgment of seals, trumpets, and vials. Yan, makikita natin yan. Ano nga ba yung seven seals? Ano ba yung seven bowls? Ano yung seven trumpets? Malalaman natin yan. And makikita natin as we study, paano natin makikita natin yan sa panahon natin ngayon. Okay? Last basic understanding about Book of Revelation. Sa Book of Revelation, ng mga scholars na nag-aaral na to, may tinatawag silang four schools of interpretation or methods of interpretation. Number one, meron silang tinatawag na preteris. Etong preteris, ang viewpoint na to is laging lahat ng mga nangyari, nakasulat dito ay nangyari na daw nung mga nakaraan. Na-fulfill na siya nung panahon ng Roman Empire in the early church. So, while ginamit tong school of interpretation na to, ang danger lang sa school of interpretation na to, pag sinabi mong nangyari na lahat yung nakasulat dito sa Book of Revelation, therefore, it contradicts yung sinasabi ni Jesus sa Matthew and sa Mark na no one knows the end but only the Father. So kung nangyari na, di alam na ng end, 'di ba? Pero sinasabi walang nakakaalam, darating pa rin, no? Another school of interpretation is the historical. Yung historical interpreters naman, sinasabi nila, this is actually dependent on the good knowledge of history. The whole chapters from chapter 1 to 22, sinasabi nila, nangyari na daw for the past 2,000 years. Okay?
Again, parang preterist din. Ang danger ng kind of school of interpretation na yon is kapag yun ang pinaniwalaan mo, it contradicts with the Bible and with what Jesus said na no one knows the day or the hour but the Father. No? So, kung nangyari na pala yun, kung lahat yun, history. Okay? Third is the futurist. Sa futurist naman, ito yung pinaniniwalaan na correct and accepted scriptural method, no, of interpretation. Sinasabi dito, yung chapter 1, this is the introduction. Chapter 2 and 3, these are the messages to the seven churches of Asia in John's time. And then chapter 4 to 22, these are all the events of the future. So, maraming scholars again na nagkasundo na ito ang tamang interpretation na gamitin. So, yun yung karamihan na nakikita natin tinuturo sa mga ibang church, no? The Book of Revelation is not actually being taught fully sa mga churches in the congregation kasi nga malalim siyang pag-aaral. Pero yung mga scholars natin, ganun yung ginagawa nila. Ito yung pinaniniwalaan na nila ngayon. Okay? And then lastly is the idealist. Yung idealist naman, ang sinasabi naman na to, the revelation is primary, all symbolic. No? Sinasabi niya, all symbolic, showing the truths and the victory, no, sa mga anak ng Diyos. Sobrang idealist niya na parang sinasabi niya, hindi ito mangyayari kasi puro symbolism lang yan. Ang danger naman ng pag-aaral na to, itong interpretation na to, is kung puro lang siya symbols, then again, contradicting pa rin siya sa sinabi ni Prophet Isaiah, ni Prophet Daniel, even Jesus himself, no? Hindi siya nagmamatch. Okay? While itong apat na to, pwede mo siyang gamitin sa Book of Revelation kasi meron ka talaga makikita based on history, may makikita ka din na nangyari na, meron ka din makikita ang very ideal, symbolism lang, pero hindi natin pwedeng alisin yung fact na all these are really related to the future. Okay? So now, alam nyo na yung mga basic study, let's immediately jump to Revelation 1. Okay, so let's jump with Revelation chapter 1, verse 1 to 3. Basahin natin siya verse by verse and then aralin natin siya. Okay? So let's go with verse 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his bondservants the things which must soon take place, and he sent and communicated it by his angel to his bondservant John. So dito pa lang sa verse 1, meron na tayong apat na kayang himayin. Four lines na hihimayin natin na merong mas malalim na pag-aaral. Pero bibigyan ko lang kayo ng summarized version of that study. Okay, line number 1, the revelation of Jesus Christ. So, the whole purpose of the Book of Revelation is for the book to reveal who Jesus is. Okay? It's actually about the unveiling of the Lord Jesus Christ and not just simply focuses on the prophetic events. Okay? So, the word revelation was mentioned 18 times in the New Testament. Revelation, or in Greek word, it's called apocalypsis, no? Which means the unveiling or the disclosure to reveal. It means to take off the cover to reveal the content. Okay, that is what apocalypsis means. In eschatological prophetic sense, sinasabi na nila ng apocalypsis is just a disclosure of the event for the last days. Okay? That's line number 1. So, let's go with line number 2. And God gave him. Sino yung him dito? Yung him dito is si Apostle John. Nabanggit natin kanina, Apostle John is the same as John the Beloved, or is John the son of Zebedee. And he is known as the John of Patmos. So the question is, why of all people, bakit kay John? Bakit hindi kay Peter? Bakit hindi kay Paul? Bakit hindi sa ibang apostles? Bakit kay John na i-review? Okay, si John kasi, as you can see, his book of love, lagi siyang very vocal and very upfront siya sa pagsabi ng pagmamahal niya, sa pagpapakita niya ng pagmamahal sa Panginoon. He's always at the bosom of the Lord Jesus Christ. So, he is believed to have been walking with the Lord in an intimate relationship of friendship with him. That's why this was revealed, this secret was revealed to him. No?
In Daniel 29, the Lord was called the revealer of secrets, and He trusts His secrets to those whom He can trust, no? So to those who He find trustworthy. So ganun ka trustworthy si Apostle John for the Lord to reveal to him of what's going to happen in the future. Okay? Now, line number 3, which must soon take place. Sa ibang translation, sinasabi, things which must shortly take place, no? Entachei, ang Greek word niya. Entachei, yung shortly take place, which means rapidity of expectation after the beginning takes place. The idea is not really to say that the event may occur soon, but the concept of entachei means that when that thing happens, or when it does happen, it will be sudden. So, mababasa natin yan. Just research on your own the following verses. Mababasa natin siya sa Luke 18, chapter 18, verse 8, Acts 12, 7, Acts 22, 18, Acts 25, 4, and Romans 16, 20. Okay? So, nandun yung word na sinasabing word na quickly or suddenly coming to pass. Okay? Hindi siya pag sinabi ng Lord na mangyayari ngayon mangyayari, mangyayari bukas, mangyayari. Meron talagang time and season na hihintayin bago mangyari yung bagay na yun. Okay? Line number 4. And He sent it and communicated it by His angel to His bondservant John. Yung word na line of communicated by His angel. So, yung word na angel dito, marami din nagkaroon ng pagtatalo dyan ng mga scholars na hilig nila magtalo. So, nagkaroon din sila ng pagtatalo. Is it really an angel? Or is it not an angel? So, ganito. So, sabi dito, basahin natin yung Revelation chapter 19 para masagot tayo. Is it really an angel? Kasi, para basihan lang natin kung ano yung nakasulat sa Bible. Genesis chapter 9, Revelation chapter 19 verse 20 and 22 and 8. Basahin ko muna yung chapter 19 verse 10. Sabi dito, "Then I fell at His feet to worship Him, but He said to me, 'Do not do that. I am a fellow servant of yours,'" so put that line, "'your brethren who holds the testimony of Jesus,'" no? 3. "'For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.'" So, fellow servant, brethren who your brethren who hold the testimony of Jesus. So, nagpakita din yung angel sa kanya dito, tapos lumod siya. So, tingnan natin yung chapter 22 verse 8 to 9. "I, John, am the one who heard and saw these things, and when I heard and saw, I fell down and worshiped at the feet of the angel who showed me these things. And he said to me, 'Do not do that. I am a fellow servant, and your brethren, the prophets, and those who heed the words of this book, worship God.'" Okay? So, makikita natin parang yung angel na sinasabi dito, kung imamatch mo siya sa Revelations chapter 19, totoong angel ba yan na nagsasabi na talagang anghel yan? So, coming from that statement from Revelations chapter 1 verse 1, ibabangga mo siya sino yung angel na kausap niya doon. Nung niluhuran niya, sinabi niya, "Oh, don't do that, huwag mo akong luhuran kasi I am your fellow servant, your brethren, the prophet, who holds the testimony of Jesus. I am one of those who keep the words of this book." So, parang, kung titignan mo sa Bible, pag inaral mo, ang angel hindi siya tinatawag na fellow servant. Kumbaga, hindi siya co-slave, hindi siya co-laborer. Nagbi-minister siya sa atin, oo, ang mga angels, pero hindi siya co-laborer. Okay? Ang angel din, hindi din siya tinatawag na brethren. Ang brethren sa angels are not called as our brethren.
Tapos pinakilala pa niya doon sa sarili ng, yung angel pinakilala niya yung sarili niya doon sa chapter 22 verse 8 to 9 na I am your fellow, eto sabi, I am your fellow servant, your brethren who holds the testimony of Jesus. And your brethren, the prophets. Bakit niya kailangan ipakilala yung sarili niya? Your brethren, the prophets. Kapatid mo ko na propeta. So, hindi naman din tinatawag na prophet ang angel, di ba? Ministers sila ng Lord. Number three, wala ding who holds the testimony of Jesus. Wala ding task na mag-testify ang angels about Jesus. Ang task na yun ay nasa atin, tayo mga tao, no? So, ang mga Bible scholars, sinasabi nila, therefore, hindi to angel. So, ang tanong, sino yun? So, pinaniniwalaan nila yung iba, nagsasabi, ano yan, posibleng special messenger ng Lord, o yung iba naman sinasabi, prophet na namatay na part na nagpakita kay Apostle John. So, ganun yung mga usapan ng mga scholars. Okay? So, now, hindi naman natin kailangan talagang i-deep dive yan. Para sa akin, good to know. Pero I'm just sharing this to you para at least alam niyo din kung ano yung sinasabi. Okay? Now, let's go to verses 2 and 3. Who testified to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw? Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy and heed the things which are written in it, for the time is near. So, another two lines na pwede nating himayin. So, yung first line, makikita natin ito sa verses 3. Yung first line is, blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy and heed the things which are written in it, for the time is near. Siya naman yung second line. Okay, let's go to the first nine. Sinabi ko sa inyo last week na may special blessing ang Lord sa mga taong mag-aaral or will choose to study the book of Revelation. Tingnan mo why is this verse or this line very extraordinary? Interesting enough, hindi sinabi ng Lord, you read this, you hear this, and then you understand. No? Pero sinabi lang niya very straightforward, blessed are those who read and those who hear. Diba? So, ganun ka-importante itong Bible na to by just merely reading and hearing it, you already have that blessing and special favor coming from the Lord. Ako, I believe with all my heart, the Lord understand how complex the words here or whatever accounts are written in this book. He knows that's very, very complex, no? Kahit, tingnan mo nga, kahit mga Bible scholars sa simpleng sitwasyon, sa simpleng words lang, ang dami pa rin interpretations, ang dami hindi pagkakaunawaan. One says, another group says this, another group says that. So, ganun kasi kahirap intindihin, no? Kahit ako, estudyante pa rin ako, hanggang ngayon, I consider myself continuously learning as a student, no? Hindi ko talaga naiintindihan pa lahat. And nobody can understand fully what all this are would mean, but the Lord is giving the Spirit, no, to His children who are faithfully studying, and slowly and surely, as you read consistently, the Lord will reveal to you one step at a time. The Lord will show you little things, and then you can actually validate it what's going to happen. That's how good the Lord is. Hindi naman niya ikapababayaan na clueless ka forever. So, I encourage you mga kapatid, continue reading this, no? Continue reading this, and the Lord, and you will see how your minds will be open with the things that's happening around you right now. Okay? So, yung second line naman natin, the time is at hand. The time is at hand, the Greek word for that is kairos, no? The time is near or the time is at hand. The word kairos, the Greek word kairos, means the period of time, no? In Daniel chapter 8, 17, chapter 11, 35, chapter 40, chapter 12, verse 4 and 9, limang beses na banggit yung word, the time of the end. So, therefore, ganon yung emphasis. Di ba alam naman natin, pag once na nabanggit sa Bible, important yan. Pag twice talagang pansinin mo
because the Lord is highlighting something 3 times, 4 times, 5 times, all the more. No, the truth is there will be an end to a time. That's one thing is for sure. Nakasulat yan sa word. Pero kailan? Nobody knows. So, habang hindi pa dumadating yung panahon na time of the end, the Lord is giving us all these warnings and all this study for us to understand so that we can prepare. Okay? Bago tayo matapos sa Bible study na to, gusto ko sanang iwan sa inyo yung word na sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 24, chapter 32, verse 33. Basahin natin. Now, learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So you also, when you see all these things, know that it is near. Ano yung all these things here? All these things that's written here. So, kaya kailangan natin aralin para malaman natin, uy, pag nangyayari to, eto na, that time is near. Jesus is coming real soon. Okay? So, I hope you've learned something. Unti-untiin lang natin yung pag-aaral natin kasi mahaba pa tong lakaran na to. Mahaba-habang kwentuhan pa to, mga kapatid. Namnamin nyo, after this video, namnamin nyo pa yung mga sinasabi ng Panginoon sa inyo. Dahil mas marami pang revelation dyan sa totoo lang sa verses 1 to 2, 3 na yan. Isang araw pag-aaralan, pwede pa siya pag-aaralan. Okay? So, I hope you've learned something from tonight. And I pray and I ask that you click and like and share this video so that more and more people will learn about the Book of Revelation, of what the Lord is really saying, no? So, maraming salamat mga kapatid. If you have any questions or comments, please comment down below. And Lord willing, makapagbigay ako ng sagot one day sa inyo, sa lahat ng tanong nyo. Okay, maraming salamat sa inyo. And I love you all. God bless you.